What do you mean? Ito. CSGO daw, CSGO. CSGO? Hmm. Possible. Wala talaga sa to, ano, Direx. Wala pa tayong IGN dyan, Direx. Meron yan, siyempre. Pero ito na. The picking pace para sa laban natin na to. Tiny Brewmaster ang pick para sa Execration. PL Bane naman para dito sa side ng TNC. Alam mo, maganda tong gusto ko tong Execration sa Vanilla. Di na nila binigay yung isip ni Kuko. Naalam naman natin pag open yung isip, isip si Kuko. Pero tandaan mo to, may Tiny Bubbles. Oh, ano naman? Alam mo, nung Dota 1 days. Execration. Naalala mo yung Tiny. Dahil kaya nga. Oh, bakit? Si Regim Patatas, kilalang ano yan. Tiny Thrower? Oh, dati. Di ba naalala mo yun? Oo, mga panahon ni Patatas Boy yan. Panahon pa rin naman yung pangayon. Di ba hindi naman siya nalalaos? Marami nga naghahanap kay Raging Potato ngayon. 10 seconds remaining. Saan na siya napakit. Teka lang, inaayos natin kung bakit mababa yung FPS. Wala na po tayo magagawa kung nalipat na si Ohio. Pero masama, nakakasama ng ano yan. Uy nga pala, public service announcement. Sa mga may iba kami mga kilala kayo dyan na nangangailangan ng mga PC units, na gusto bumili ng PC units pang negosyo, mga ganyan. Nagbebenta ako ngayon, bultuhan. Ayoko na pa isa-isa lang ang kuha, mahina sa atin yan. Meron tayong tinibenta, mga 500 to 1,000 na units. Pag interesado kayo, PM ako sa Facebook, bebentahan ko kanyang computer. Ito kasi, ano masasabi ko, kahit na homeboy natin si Ohio. Binabati ko pala, nagpapabati. Team Gogawi. Team Gogawi! Kendrick C, Andre Uy, at syempre mga kakaibigan natin dyan sa Click Play na nanunood. Christian Caliwara, hello, idol. Ayan, binabati ko kayo. Yuppie. 5 seconds remaining. Basta malupit ngayon, yun nga, sinasabi natin dito. Pro life is a hard life. Ay, nasabihin natin ganun na nga nangyari, mga kakaibigan. Pag binasa sa batas na pwede ka ma-trade anytime game time at pinirmahan mo yun, parang NBA yan, Kuya D. Wala talaga pero kasi yung manner in which he was replaced was very, very kasi tropa, wrong. Pero it's tropa, very wrong. Pero tropa mo yun. Kung naisusulat naman sa papel niya na pwede siya ma-trade anytime game time. Kung ako si Ohio, nasa Malaysia yung Fanatic, tapos wala nang Malaysian player sa team nila, lulusubin ko yan. Si Eternal Envy, lumisan ka na sa bansa ko. Ako, ina-explain ko lang yun sa batas. Huwag kayong masyadong emosyonal. Ang pagiging emosyonal ay nakakasira ng mga pagkakaibigan yan. Totoo nga, naisusulat nga naman na nasa mali nga, di ba? Nasa mali. Unethical. Sabihin na natin unethical. Pero, inhumane. Wow. Sabihin na natin, this is the harsh reality ng nangyari. Okay, okay. Dapat, kinontak na, bago si Ohio pumirma sa kontrata niya, kinontak niya tayo at napayuan natin siya ng serbisyo legal. Okay. Kasi, masyadong harsh yung, ano, yung terms eh. Anytime pala, pwede kang ma-trade eh. Anong magagawa mo dun? Pero, wala kang trade clause eh. Hindi kasi pare, kung ititrade mo, itrade mo hindi yung pagkatapos nyo manalo. Nabasa mo ba? Pagkapanalo nila, kumain pa sila, nag-celebrate pa sila sabay dun sa katapos ng celebration. Dun sa chinuge, yun yung mali dun. Ang balita ko pa, isang yung gabing rin yun siya pinachugi. Kumbaga, nung gabing yun din siya pinamamba out. Kumbaga pre, nasa 7th heaven kay nung pagkakataon na yun, nag-qualify kayo para sa major. Di ba? Tapos sabihin sa'yo bigla, you go straight to hell. Pero sa batas, pag tinignan nyo mga kaibigan, wala tayong magagawa doon. Sad to the boy tayo, sad boys. Kung hindi masasabi na lang natin, good luck Ohio. At piling ko naman, di siya mababakante. Marami namang Seiya teams. Pero kung gusto niyang maging worldwide, di pa siya NA, EU, laban pa rin siya. Marami namang nangangailangan ng servisyo ni Kuya Ohio. Dito na lang siya sa Southeast Asia. Dito nga lumilipat yung mga naglalakas ang player kasi nakikita nila potential ng Southeast Asia. Ba't siya kailangan pumunta doon? Sipin mo si Universe nga, nagpunta na rito eh. Oo nga. Universe na yun, ha? Hindi ko pa pwede sabihin yung isang, ay, naku, pwede siya sumali doon sa isang mabubuong kupunan kung sakali. Kupunan ni Eugene. Oo, pero hindi pa natin pwede. Dati talaga pwedeng unahan siya. Tiny Brewmaster Pack Disruptor is on the Execration Titan. TNC naman. Bade, Pato, Blaster, Clockwork, Dark Seer. Oh, Maji. Yeah, FP indeed. Oh my God. Tiny Brewmaster Pack and Disruptor. Magandang pickings para Execration. Talagang Action Jackson tong... Oo. Ay, tama naman. Tiny, maraming binibitaw yan. Brewmaster, ma-action dahil sa ulti niya. Pack, of course. It's Pack. Disruptor para sa gulo.
At ito naman sa kabila, TNC, may insurance policy. They have the Phantom Lancer Clockwork. Ma-action din yan. Dark wala bang carry masyadong malupit na carry ang exit dito? Baka pili ko, pwede ko nilang ano eh. Pwede nilang maging carry tayo niyan eh. Pangit din eh, kasi can only do so much yan eh. Wala ka ba tiwala kay Raging Patatas? 2018 na kayo. Hindi naman si Raging Potato ang carry dyan. Ano ka ba? Napano ka? Ano, napano ka? Pag nag-dine si Raging Potato, siya na ang carry. Hindi nga siya carry. Ang carry nila dyan, sino? Si Carl, si Nando. Oh. Si Carl Santino? Si hindi mo nag-carry si Carl Santino. Anong di nag-carry si Carl Santino? Carl, Nando, yan siyang carry dyan. Support si Potato dyan. Malamang si Potato, disruptor yan. Di ako niniwala nagsasupport na nga si Patatas. Hindi. Ano Adam ba? Support na siya, pre, para kung ta... Kung talo, wala si... Ay, naku, support Tiny. Tiny nga siya. Ah, Tiny support. Pwede, pwede, pwede. Ay, di support. Pero parang semi-greedy itong lineup ng Exec. Wala tayong magagawa. Pinoy. Napili na nila. Pinoy is Pinoy. Pinoy is Pinoy. Hello sa inyong lahat. 10 seconds remaining. Magandang... Ah, pwede kayong magpa-consult ngayon. Pwede pa kayong magpabati habang hindi pa nagkakabakbakan dito sa ating next fight. Ako nga eh. Batiin muna namin kayo. Naku. Maganda naman kasi, pag nag-support early si Bimbo, pero pag yumaman siya, pwede pa rin siya mag-carry. Yun yung sinasabi ko. Oo, sabagay, Raging Potato. Pero check mo muna yung Twitch chat natin. Happy viewing sa inyong lahat. Sa mga nanhunood sa Twitch chat natin, Boss Lon. Si Badgers to. Sino si Badgers? Kita tayo sa Singapore, ha? Ayun, sige. Pag sino si Badgers? Tayo, tropa natin yan. Siya na daw bahala pag napunta tayo sa Singapore. Alam nyo kasi, marami tayong tropang dikit sa ibang bansa. Si Ian Miguel, tropa ko yan, na taga California, yung nakilala ko sa TIA, yung nagbigay sa akin ng cold cash. Siyempre, binabati ko rin yung girlfriend niya, si Ann Magdalena. So cold, bro? Yeah, bro. It's cold cash. Cold cash. Gusto mo ba ng G-casting? Mga G-unit casting? Hindi. Easy natin. G-unit tayo. Asa na ba yung... Wala, ay, wala. Wala ka pala nun. Mahina ka pala. Pero maganda yung nabigay, napamana sa'yo. Ni Lord God, ni Nung Aaron. Nung ni, oh. Pero ito na. Oh. Ember Spirit. Disruptor Pack. Tiny support yata ito. Ano kaya magiging last pick para dito sa side ng TNC? Kuku, hero ang kulang dito, Lord. Hero ni QQ Martin. Kailangan makontain nila yung explosiveness ng execution. Ayun, maganda rin talaga pala itong ano na to, no? Itong bakbakan na to. Ito yung mga superstar ng Dota 1, eh. Mga young blood ng Dota 1. Napansin mo? Oo. Raven, Kuku, Carl Santino, JJ Garan, Raging Potato, yung mga alamat ng WC3 ano, Dotes. Death Prophet ni Kuku, Sam H, ang Dark Seer dito, of course. Team Silog ang gagamit ng Clockwork dito, Raven. Eh. Mamaya na natin pakilala. Sa pero kasi ito, at some point, ang gagawin ng Exec rito is ano? Anong? Bugbugan to. Bugbugan portion, tsaka sila aabante. Tsaka sila magpupush. Mantalang Exec Ration, TNC, kaya nilang mag-split type push dahil may PL. Tapos meron pa silang Death Prophet. So kailangan mabantayan ng exec yung pushing capability ng TNC, kundi masasubmarine lang sila dito, isang diretsong abante lang yung mangyayari. Oo nga, yan. So tignan natin kung anong magaganap na pangyayari dito at hinihintay lang natin na mag-start yung game, pero bibigyan natin lang dito. Ayun, kita mo na naman yung Tamos Explosive Intro. Pakilala na natin on your Radiant side, TNC 1437 will be playing the Bane Elemental. Sam H will be on his Clockwork QQ. Best of pa na to, best of three. Ang Death Prophet dito, Raven, ang Phantom Lancer. And, ay mali pala, teams pala yung Clockwork. Sam H, ang etong Dark Seer, ikaw. Siki mo naman ang Disruptor. You have Carl Santino, Eva Spirit, Nandum Putik. Tiny, you have the Raging Brewmaster. Mali-mali ka naman eh. Oh, plain. Ba't ano ka ba? Ano, tingnan mo. Oh, support yung Brewmaster dyan. Kala ko na. Paano ka naman? Support Brew yan. Yaj, Dota. As the puck. Yow. There's going to be a pause coming in. Let's see.
So, tignan natin what will be the play. There's that pause. Tignan natin. Ang mananalo pupunta lang naman sa PGL Major Bucharest. Eo, medyo semi-mabagal yung ano natin, FPS natin. Semi-lag. Yeah, tignan natin. Yan, okay na. Let's do this. Tignan natin mga kaibigan. Medyo naka-resume na rito. What will be the play? What do you think? Kasi itong TNC Kuya D, maganda talaga yung line-up nila going into the early to mid. Meron silang pang-push, meron silang pang-farm. Execution medyo a bit. Yung Ember yan, ha? Kayang maganda yung Ember against the PL. Pagdating sa tarangkahan kasi sa yung slide of piece. Yan, eh. What's up, Saka maganda yung area damage nila rito. Maganda rin yung mga control skills. Ito, maganda yung mga matchupan dito na minsan nalang mangyari ito. Santino versus Kuku. Idol ni Kuku yan, si Carl. Kaya lumakas si Kuku dahil dyan kay Carl Santino. Naalala mo ba yung good old Pacific days nila? Oo, tama. Sila yung Pacific revitalized. Kuya, di pa bati yung down sa mga batang Quiapo. What's good sa mga batang binabati, Quiapo? Binabati yung mga taga Quiapo dyan. Gaayos daw ng team speak ang... TNC rito. Yung. At binabati ko pa rin mga kaibigang umarangal ang hanap buhay. Marahal. Melvin Abart Asuncion. Marahal. Si CSR Bizer Uitiepo. Si Jason De La Cruz. Si tsaka si tropang AJ Perez at si Mark Alexis Tanginod. Yan ang mga mararangal kong mga kaibigan niya mga yan. Pagkakatiwalaan ng buong Pilipinas. Mga Lodi Petmalu. Supreme Chef. Kuwelan pabati mga boys dito sa Seattle. Lalo na si Inday Badiday. Boys, boy ba si Inday Badiday? Pero wala na tayo. It does not discriminate. We does not discriminate. We don't discriminate kasi Inday Badiday ay isang lalaki. Laban yan. Uy, pero ito. Clockwork darts here. Classic yan. Pag nanghabol yan sa early, ang hirap takasan niya. Sure kill ka. Battery assault. Ion shell. Pero tignan natin dito. Key matchup will be the mid lane Ember up against the Death Prophet. Carl Santino will meet his former teammate slash idol slash best friend. Bestie. Kuku Martin versus Carl in the mid lane. Mga bata ni Louie. Bata ni Lowe yan, mga kaibigan. Tuning in mga seaman dito sa Bangladesh, Anchorage. Ingat kayo dyan. Baka malunod kayo. Load kayo na nood. Yung barko nyo, tumabingi. Galit si Kapitan Squawky. Oh, pinalatan first! Siyempre, siyempre. Masim pa Sino ba namang kakasabi ko lang, battery assault ion shell, wala siyang kawala. Na-chuk-chak chainis ka agad. Na-chuk-chak agad dito si Nandong Putik, mga kaibigan. Ang sinasabi ni Kuya D, na isang explosive na bomba. Ang bombang Nando, isa siyang improvised explosive device na hinango kay Raging Potato. Ito si Yadz, nakikipagbalugbogan dito. 1437. Masakit. Ah, sinibat si Yadz. Masakit talaga yan. May rapa siya lumasit. May impeeble eh. Reduce damage siya dun eh. At ito, sa mga nanonood lang, what's good mga kaibigan. This is a best of 3 series, so medyo mag-file na kayo ng OT kung sakaling nasa opisina ba kayo. Kunwari, bakit? Maraming yung ginagawa. Oo, best of 3, baka umabot. Alas 8 eh, no? Lalo na kung alas 6 lang ang uwi. Actually, sabi ni Guedi dito, tatlo daw ang bomba. Bombang si... Bombang Nando, bombang JJ, at saka bombang Bimbo, mga kaibigan. Pero huwag kayong mag-alala, nandiyan naman si Kapitan. Ang tunay na Kapitan, si Kapitan Kimo. Oo, kaya niyang kontrolin ang mga... ano niya, mga... Uy, natig lang ba ito? Boom! Boxing silang dalawa rito. Eh, trying to box out dito. Bane will secure that bounty rune, syempre. Si Raging Potato will also get a bounty rune din dito. Pero medyo mahirap tong matchup sa mid lane. Level 2 pa lang. Ito pala, pre, mga tropa tayo from Jakarta. And ang team apoy, si Rap Parker, si Lig Angelo, at si Danry. Nakita mo, hindi tumatama yung searing chain ni Carl Santino dito. Level 3 siya. Ay, level 2 siya kapag yun sa level 3 Death Prophet. Malupit. So yun, binabati ko ang mga repa natin. Ayan, huli ka na naman. Pero pwede niya. Huli na naman si Balbon, mga kaibigan. Pwede niya yan. Hindi. Pero hindi ko alam ba't hindi niya. Tinitiis niya. Tinitiis niya. Tinitiis pogi lang. Meron siyang plano. Ayun o. O, diba? Ayan. Nagalit na. Ang pagbangon na kami, mga kaibigan. Masyado kang pogi. Masyado kang pogi, team. Sa, yun naman pala. Kaso walang mana. Yun naman pala yun eh. Yun naman pala. Pak! Binato na puno. Ay, hindi na pati ng puno. Speedy Gonzales nagtago. Ikaw masyado kang malakas sa team sa.
Tapos na ang piyesta ng Tondo. Ako na, ang probinsyano, sabi ni Nando. Oy, naku si Carl! Si Carl Santino! Laban natin siya ni Stephen Cucu dito. Laban natin ni Stephen Cucu. Stephen Cucu diving dito dahil mataas ang level niya actually. Storms Ember malakas, actually. Malakas, matigas siya dito. Ember, meron siyang ano eh. Meron siyang magic stick dito. Oy! Paglaruan ng mathematics. Hindi talaga nagbabago ang galaw ang Carl Santino. Yung talagang sukat. Sukat. Living in the edge eh. Oh. Baga, alam mo yun. Ay, hindi pa ba daw tapos ang piyesta ng Tondo, mga kaibigan? Hindi ko alam kung totoo yan o hindi. Hindi pa. Hindi pa pala. Sabay na sinulog yun. Ah, okay. Kasi pares ng Santo Niño yung ano nila. Advanced telecast pala tayo dito. Advanced telecast ka. Masaya dyan na, tao lang. Napano ka, par? Napano ako, sir. Pero munting na sila doon. Maganda ang bitawan ng mga boat teams dito. Kasi alam na nila, you know, ito yung maganda dyan. Boat teams dito. Kapisado na nila yung galaw nila. It's all about making those adjustments. And how to actually make the better plays in terms of the lineup. Level 5 to. Masakit ang carrion swarm nito. And Cucu, boxing out itong Ember 10 wala and 1 siyang, at the wala moment. Pa siyang kinukuha, oh. Tutu lang yung skill set niya. Okay, pero mukhang makakakuha ng double damage rune dito. Ang Ember Spirit. Ito na yata yung comeback mechanic. Gusto nyo lang patulan yung mid. Isang magro-rotate na ano. Pero hindi. Kaya siyang spirit siphoning nun. Raven, chill na chill lang. Ako, isa sa mga nakamatibay na kinin. Oo, kita mo naman. Masyadong tinitis ni Carlton. Hindi ko gusto to. Para sa exec. Medyo semi-baog na yung mid eh. Sa ganyang sitwasyon. Kailangan mag-rotate ng exec. Hindi, normal na naman siya. Ang katinon. Ayan, ako po. Siya pa yung tinang. Grabe naman si Carl, mga kaibigan. Hindi siya makakatakas dito. Oo, walang kawala. Indeed. And that's another kill going in the way of TNC as they will be able to take down the mid laner, Carl Santino, dun sa isang napakagandang rotation coming in from Mr. Teams. And 2-0 ang ating scoreline dito. Yudge, nang aaras lang dito eh. Alam mo si Yudge. Ano lang din ng CLC ito, tamang chipuyan lang. Ito, kumbaga, hinaaras na nila, drunk and haste pa nila rito itong si Brewmaster. Kaya medyo di nakaka-CS na maigi itong Phantom Lancer. At the moment, 18 and 3 lang siya rito. I don't think na magiging, nagiging problema ngayon ng exec yung mid eh. Hindi nakaka-forma, walang level. Tapos kinagang pa. Ito, kinabalik na ng Search Ibaka. Pero hindi, ang ganda, back to the future nangyari. Pero nakulong pa rin sa Presito 8. Kita mo naman yung ginagawang pangbubulas dito ng TNC sa top lane. Hindi nila hinahayaang makapart yung Tiny. Pero Tiny pa rin ang nangunguna in terms of CS dito. Carry Tiny pala to, Kuya D. Makontra sa ano, PL pag hinampas ng ano, mga... I-impeeble, ano niya lang, avalanche toss niya lang, tapos i-clip-clip niya lang. Maganda nga pang clear nila ng illusion eh. Pero nagiging issue dito yung mid lane nila. 16 and 1 lang at the moment. Taghirap, pagod, puyat, tulog ito. Tsaka masyadong papogi si Carly. That is ano na lang eh. Mingin na siya ng tulong eh. Ngayon tingnan mo, pre-farm yung mid. Mahirap yan para if you're a exec fan. Delikado ang inyong arcana. Level 7 na rin yung ano. Dead Prophet oh. Napakasimple ng ginagawa niyo. Tapos kontrolado pa nila yung runes. Silipin natin yung network natin dito. Direct via Bobbits. Yan, Death Prophet nga nangunguna rito. Tignan mo, number 6 yung mid. Anytime na number 6 yung mid, tagilid ang barko ng team nyo. Eh, wala kang magagawa. Lugi sa laning matchup. Eh. Dapat sinuportahan na lang siya dyan. Eh, nangyari na. Search Ibaka, Tinos Palayo. Pinabalik, kalahati ang buhay. Kailangan niya mag-ingat dito. That's here, level 5. Nando dito, may puno si Nando. Back! Ayaw niya pang sabakin yung puno, mga kaibigan. Oh, Tinos out. Mamba out! 3 points! Tsaka niya na naisipan mag-TP! That's the third kill going in the way of execution. Mid lane, rotating si Cucu rito sa bot sa top lane at they will be able to secure that kill. Pero pwede makabawi yung Ember dito dahil medyo nakakaluwag-luwag siya kahit pa paano. Dahil nga may precious time siya para bumawi rito. Pero ito na yung mechanic ng Ember. Level 6 na siya dito. Pwede na, ito na yung gulong. Kung may gulong pa, ito na. 3-0 is the score, mga kaibigan. May kita. At let's see. Ano sa palagay mo yung dapat gawin ng ano dito, ng exec? Medyo nahirapan sila eh. Ito. Oh, ito pa. Uy, ang ganda naman ng ilag. Ang ganda ni Raven Dorad doon, mga kaibigan. 3-0 scoreline, 1K gold lead going in the way of TNC at the moment dito. Kapit mga kaibigan, this is the Manila Clasico Pinoy team fighting for a chance
to represent the country sa susunod na. Actually, the whole region sa susunod na major. Yep, yep, which yep. is the PGL Bucharest Major. Pero ito, level 5 clockwork. Nag-aabol dito. Here comes the clockwork. Spirit Lansing. Tingnan natin kung abutin. May hasty doon. Pero here comes the Pacaswell. Makakakuha rito. There's that cog. Binibait. Nahihipit si Reggie po dito. Patay ang patatas. Walang kawala. Walang parang ano, parang nawala ng vitamins yung exec dito. Every time na kikilis yung TNC, sure kill. Tapos sila, umaatras na lang sila. Parang, ano ba nangyari dito, Kuya D? Parang, alam mo yun? Wala silang responde, no? Wala silang... Oo, walang TP. Ayun, no? O sige, bayaan mo na mamatay. TP ulit si Reggie Potato. Level 9. Tita mo naman, super bula, super box out technique. Parang ano, ha? Parang wala sa hulog yung forma ng exit ngayon, ha? O dahil sa ganda lang ng performance ng TNC, hindi rin eh. Wala lang talaga silang responde, Kuya. Kailangan nang gumalaw doon sila rito. Level 6 support, yung Pac, level 6 yung Ember. May ano sila eh. Tingin mo, sobrang level ka po. Level 9 na yung mid laner dito. Naku, patay ba yata si Bimbo? Recycle once again. Bimbo. Naku po, bang! Tinamahan ko siya ng racket, mga kaibigan. Isa pa! Oy, isa pa, Chicken Joy! May force, may ano yan, Facebook! Isa pa! Hindi siya greedy. Don't be greedy. Kuko yan eh, kabisado niya na yan eh. Mathematics, ayan o, minuto. Basag ang mid, mga kaibigan, nasa na si Carl Santino. Sa kangkungan pa yata papulutin, mga kaibigan. Naku po! Sige mo, gulumifs ba? Kala mo talaga may dating eh. Ito mo yung mga responde nila pa isa-isa. Ito na, nagalit na si Carl Santino. Naku, na-stun ba siya? Naku! Oh, naku, tinamahan pa siya ng presinto 1, 2 dito sa QCVD. Tipi para masaktan. Naku, naku po! Kuya, di ano nangyari sa exit? Wala. Kumbaga sa dance floor. Sa exit? Kumbaga sa dance floor ang uso ngayon. Hip-hop, sumasayaw sila ng Macarena. Ano ba nangyayari, Kuya, di? Eh, si Nandong Tech mo, pwede rin mag-TV doon. Kaso lang, walang no choice. Basag rin. Naku po. Walang kawala. 3K gold lead. 9 minutes into the game. Level and experience and gold. Heavily favoring TNC. Ganito kaaga. Lahat ng lane na ipanalo nila. And execution, hindi ko alam kung paano sila makakabalik dito. Dahil ngayon, wala mo lang silang smoke. Wala silang... Kumbaga, yan o. Oh, gubat-gubat. Tapos pag ginap siya. Kailangan yata nila yung level 6 sa bro eh. Para maipalag sila eh. Baka bukas pa yun. Bakit ganyan sitwasyon. Kita mo si Raven, sarap ng buhay oh. Wala siyang ginagawa. Kundi mag-farm sa gubat. City greedy. Oo. O basang-basa lang yung ano, basang-basa yung X eh. Ewan ko, explosive yung mga yan eh. Yung back or explosive yan eh. Hindi ko lang nakitang gumang. Hindi ko na alam, sir. Unorthodox eh. May brewmaster na support eh. Oh, ito si... si Raging... Raging Potato! Pa! Ayan ah. Ayan na, malapit. Ayan na, size na. Ikihilos na. Pero wala siya smoke, sir. Lumabos na ang presinto sa isa na atake niya rito. Tingnan natin kung makakapatay sila. Oh, shout out from Saudi, Riyadh. Hello sa inyo lahat. Ayun, shout out. Mauli kayo ito. Ng boss nyo, nagtatrabaho. Kunwari, nagtatrabaho kayo, hindi naman. Pero ito na, ang brew master, mga kaibigan. Naghanap ng opening si Raging Potato para magamit ang brew split niya rito. Wala siyang makikita sa Radiant Jungle. Pak, continuing to farm at the moment, number 5 sa balota nyo in terms of network. Pero yung mid lane dito, non-factor. Ember Spirit, one-sided, lopsided na laning. Uy, pero nag-smoke. Nabasag yung smoke nila, nakita nila si Raging Potato. Binasag yung smoke na Rino Masterino nila rin. Level 6 na yung clockwork, may hookshot na siya rito. So they have the initiation they need. Naku, mahirap talaga. Mahirap talagang kumilos dito yung exec. Parang na-zone out sila. Kumbaga sa basketball court, na 2-3 defensa sila. Defensa ang marhalimaw. At sabi nga ni Coach Anza, he controls the runes, controls the game. Wala na silang na-control dito. Wala na silang mga first power, Kuya D. Sa ganitong sitwasyon, how to... Tsaka yung ember nila, parang gutom na ember spirit. Ewan ko ah. Wala machuk-chak, walang na-farm. Yeah, pero gusto ko to, medyo stall lang nila yung laro. Chill na lang, no? Chill. Tama lang, kanina pa naman 3K yung kalamangan eh. Pag nakuha nila yung mga key item nila, pwede pa silang umariba. Pwede pa umariba dito, pero... sa ganitong sitwasyon. Ember, kita mo. Boots of Travel yung gusto niyang unang item dito. Responde. Gusto niyang maging malaking tayo dito. Narinig tayo. Gusto niyang umaction, Jackson. Pero kasi sa ganitong sitwasyon, mas pumapabor din sa TNC yung stall na yan. Nakaka-farming support, nagkaka-level. Tapos si Raven, hindi, alam mo yun, si Raven, isa pa yan sa, isa sa pinakamatibay na, ano, na carry. Oh, naman. Hindi pwedeng iwan yan. In terms of yung hero composition dito, they have the better carry, better scaling hero. Meron silang Darkseer Clockwork, Darkseer Death Prophet and PL, which is
Effective yung mga skill niya yun hanggang sa dulo. Samantala, execution, fuck. Ito maganda, sabi nung nasa Saudi. Kasama ko si boss, nanonood, walang magagalit. Ayos ba yan? Ah, shout out kay boss. Shout out kay boss. Naku po, mahusay. Ayun, nag-farm para mategi. Nandong tech po, nag-farm para mategi. Easy kill. Again, I'm not seeing any smokes, any, you know, wala mo, wala mo TP respondi, wala silang group up, wala silang formation, ex-battalion, mga alam mo, so, nag-M, makala yata nila, nagsosolo MMR sila. Oo nga. Kanya-kanyang lane. Nasaan yung galaw ng exec eh? Wala, walang galaw. Anong galaw pinagsasasabi mo? We may be harsh, but solo we speak the truth. The truth will set you free. Tandaan nyo yan, at yan ang nangyayari pwede rito. Pwede naman natin tingnan eh kung ilan na yung smoke na napang. Alam naman, purihin natin sila, 6-0 yung score. Zero pa lang sila eh, wala bang kapuri-puri. Supposedly, ito yung dapat Action Jackson ng labanan. Kasi Pinoy sa Pinoy ito eh. Wasa, ang tier 2 tower agad, walang kawala. Ang laban-laban, wala man lang nag-TP sa baba, no sir? Wasa agad. Paano ba to? Paano sila? Oh, yung pack, Disruptor, kita mo, si Kim Wilbarum. Level 4 lang yung Disruptor, pre, patingin nga, ano level? Disruptor. Ah, level 6 na. Umiulti na sila pero wala naman sila. Ito na ata. Ito na ata. Galit na si Kimo. Galit na si Kimo. Formation X. Formation X. Wala. Hindi pa nila mapapatay. Alawis. Alawis. Malabong malabo pang mapatay nila yan. Pag pinasok nila, apat ang pinakamababang mamamatay sa X dito. Mo nag-smoke, naghanap ng mabibiktima. Kuko yaman. Uy, 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 uy. Inimpeeble si Emberino Masterino. Naku. Deep warding mission para dito sa kanya. Tingnan niya, magkaka-paint script siya rito. So, they can actually take down Carl kung gusto nila rito. Pero Carl, may sentry wards dyan. Tingnan natin kung dadaan ang Bane dito. Oh, naglagay na rin siya ng observer wards dito. And, dito sila gagawa ng medyo massive. Nando, makikita pa siya dito. Mapupurnada ba yung farming ni Nando? Telecast na telecast. Huling-huli sa camera eh. Kung nasa ng execration, wala silang kawala. Parang ang kalaban ng exec dito yung mga neutral eh, no? Ayaw nilang mampatay ng hero. Alam ba yun? Hindi ko ba nakikita yung ulti ng Tiny. Wala pang ulti. Ano ulti ng, de, ulti ng pack. Kasabay ng Brewmaster. Kasabay ng kung ano-ano. Static Storm. Oo. Oh. Di ba kung ano? Nagamitan na sila ng jutsu. Ayan na! Ay, nakakita. Ay, ay, ay. Aliyud! Aliyud! Wala pre, creeps lang kalaban pre. Pero malapit tong Darkseer, may Dominator si Sammy Gito. So lalagyan niya lang ng Ion Shell yung creeps niya. Yun ang pagpa-farming niya rito. Ayos ba yun? Oh. Uy, tamo, sa sobrang walang magawa yung PL, nag-Battle Fury siya. Saan ka nakakita ng PL na nag-Battle Fury? Ayan, naka-Battle Fury yun. Oh. Only in the Philippines. Wala, isabi ni Raven, boring tong laro na to. Parang MMR lang to. Creeps kalaban dito. Yung creeps lang din kalaban. Oh, sige na. Hindi naman sa hindi kaya. Kaya naman nilang gumang siguro. Tiny yan eh. Tiny pack. Ano, paano oo, naman static kayo? Storm coil. Na paano kayo? Wala naman may BKB dyan. Wala. Ito na. Ayun, tinapon mga kaibig. Kasi ready po na ito. Ito na. Stop na yan mga kaibigan. Tingnan na natin kung mapapatay nila. Abala. Silence. Si Bibo. Makakapatay ba? Hindi pa. Hindi pa na ultimate. 1-for-1. Static Storm dito. Kaso tignan mo naman ang nangyari na paano ka lumaban sa Exorcism. Sis Bombay mga kaibigan. Tingnan natin makakatakbo ba. Wala. Ako, minultong bakla siya dito, mga kaibigan. Type at saka sabi ko sa iyo, pag gumang sila-sila ba? Isipin mo si Raging Potato, nag-initiate na sila, hindi pa gumamit ng ultimate. Oo nga, inintay hindi niya ba eh. Pa naman. Hindi, nakulong kasi siya sa presinto to, QCPD. Alam mo, dapat ginamit niya yung ultimate. Oo, alam mo, may silence yung kalaban eh. Tama ka niya, pwede. O yun, damay-damay na, patay pa siya. Damay-damay na ko, sis Mumbai, patay! Minabol ng mga paru-purong bukid. Apat ang patay. Isa ang sugatan. It's a disaster, oh. Capital D! Tumipi oh, sa wala. Apat, oh, tota pa. Nabasag ang tore. Tumipi tota sa... Tota pa, execration. Huwag ka naman mainis ko si Kuya D. Nagmamahal ng patis. 10-1 eh. 10-1 yung record eh. Ayos standing. 8K gold lead. 17... Alam mo, feeling ko, hindi na kailangan mag-file ng OT. Oo okay, nga. Mabili... Feeling ko, ito 25 minutes yung susunod 20 lang. Tapos, sakto, na. Sakto, mag-out na kayo. Oo, buo na lang kayo ng team, kas kunin nyo si Ohio. Grabe sakto lang naman. To, sakto lang to, pag dinner time, parang wala lang nangyari. Ano to, commercial ano, lang. Dapat talaga ginawa na ni Bimbo. Eh, alam mo naman si Bimbo, hinihintay niya talaga the right moment at the right time. But the right moment, the right time. Mag-ulti na lang, pipindutin na nga lang, magagamit na yung ulti niya, makukontrol nila yung T5. Pero anong ginawa niya? Hinintay niya pang bumaba yung buhay niya. Fuck! Naku po, battle fury. Kwento po sa boots of travel.
Sumasalo ng damage yan. Sakit. Wala, no choice. Pero meron may pag-asa to kung masasol nila yung laro. Ito na. Kailangan nila install yung laro hanggang mga 75 minutes. Ito, nahuli na naman nila si Teams dito. Paborito nila. Back! Sina pa. Ito. Kanina, nagalit na. Kanina nung nahuli nila. Kinoil nila. Oh, dalawang ulti para sa isa. Wala pa talaga. Bam! First kung gaano katagal patayin yung position 4. Pero ito, nasa likod sila dito, mga kaibigan. Ay, may nahuli sila. Ay, naku, na primal split! Hindi sila nakasik! Tumakbo na yung mga kambi niya! Yung primal split, Junko Lord! Junko Lord! Primal split pa! Ayan na, nagkadamay-damay na. Takbo habang may lupa. Jumanji na naman sila dito. Bakit siya nag-primal split kung hindi lalaban yung TX? Nga, paano ka? Walang ulti yun, ha? Walang coil? Walang ulti yung disruptor. Feeling ko mga poster to, hindi talaga itong execration. Yung execration nasa ibang lugar na yan, hindi sila nakidnap to. Feeling ko mga ano tong mga naglalaro mga na bataan. To. Mga bataan. Mga hindi, mga ano tong mga to, mga poster. Mga poster, hindi ganito gumalaw ang execration eh. Oh, kita mo nag-shrine pa talaga! Sinayang na nila lahat ng resources nila rito. Kuku with the poster kill. Easy ang galawan para sa kanila dito. Diyos ko Lord, mga kaibigan, what is happening dito sa execution? They need to wake up from this slumber party. Wala sila sa sink, wala sila sa responde. Ang bawi dito nasa game number 2. Nako po, grabe. Sinolokin daw ni Team Siege, mga kaibigan. Ano ba? Parang kung kailan sila nag-finals, medyo nawala sila sa hulog, Kuya D. Pero pwede ba yun? O tipong nakakalimutan lang natin na galit ang TNC nag beast mode kagad sila dito. May dalawa kasi ang ano eh, dalawa kasi ang side ng coin, Kuya T. Hindi mo masabi na perfect execution lang nangyayari sa TNC. Pero hindi talaga. Most probably, hindi. Wala normal lang yung TNC, parang naglalaro lang sila tapos pa yung mga kalaban nila parang 'di ba may tinatawag open AI. Eh itong mga kalaban nila mga close AI itong mga 'to. Hindi kaya nagpapabugbog lang exec, hindi. Si Bimbo hindi magpapabugbog eh. Siya'y nambubugbog eh. Alam natin yan, di ba, Kwedi? Ngayon, 10,000 gold lead. Ayun, bagong taon na, nagbago na siya ng laro. Ayaw niya na maglaro from 30,000 up to talo. Gusto niya ngayon, 30,000 down, tapos mananalo. Parang New Year's resolution. Wala sa hulog yung... Sabi ni Bimbo sa mga kampanya kaya sa naglaro niya, 30,000 nga, napapatalo ko, 30,000 gold lead. 10,000 pa lang lamang nakalaban na paano kayo, madali lang yan. 30,000 nga, kaya kong ipatalo eh, sabi ni Bimbo eh. Nako po, nako indeed talaga, anong, oh, nako, nag-Midas, wala na. Sinuko na bataan dito mga kaibigan. Ayaman mga kaibigan, grabe itong Darkseer na to. Nako ano, nako pipe tapos nako domi. Sakit sa ulo. Hindi ko rin alam eh, baka nahihiwagaan pati yung TNC sa kung anong nangyayari. Bakit ganun, parang lakas natin. Ang dali ng laban. Radiant's bottom tower is under attack. Normally nga, eh, di ba? Pinupush mo agad mag-defusal. Pero si Raven, nakita yung sobrang laking lamang. Right from the get-go, eh. No? Wala nang Battle kawala. Fury, walang ano-ano, eh, no? Nanang patumpik-tumpik. Nanang patumpik-tumpik. Ako, ito, naipit dito na ako. Boom, patay! Okay, it's already godlike, mga kaibigan. And this might be another tower going in for TNC. TNC getting it right all the time, Quiddy. Easy para sa TNC. Easiest finals, easiest 1-2-3. Game 1 of the finals of their lives. Wala na sila actually magawa. Radiant's bottom tower is under attack. Or sila under farm, under level. And outplayed pa sila rito. TNC just doing what TNC does best. Eh di sabi nila, total, pasok na yung Mineski sa ibang tono. May pasok na ito pa natin. Ito, nakakalaban natin. Easy peasy lemon squeezy. Pero may game to pa. Pero wala talaga tayo mapupuri sa exe sa game number 1, mga kaibigan. Kwento mo sa 2 kills nila. Wala talagang kapuri. Di kami hard magsalita. Wala talagang kapuri-puri sa naganap. Sino ba nagpipick dito? Brewmaster support. Hello. Mambubulag. Hello. Ako, nakamahayos na gusto mo na mag-farm ni Bimbo eh. Bakit ginawa niyo siyang support? Napaano kayo, guys? Ano ba sinasabi ko sa inyo? Sinabi nila si Bimbo support na raw eh gusto pala mag-farm eh, bakit pinagsusupport nyo eh? Kita mo nag-Midas, di nag-award dyan, si Bimbo yan eh. Kawawa dyan, sige mo, si Captain K. Naku po, Shadow Blade Dagger yung item ng Tiny, medyo di wala, ko gusto wala, to. Wala, no choice, pero hindi pa sila makagang. Yung dagger, para pang dagger out lang yata, hindi pang dagger in, no? Very hard situation.
Kailangan muna nila siguro magtaas. Alam mo yun. Get some kill. Get their blood flowing. Hindi yung pagubat-gubat na lang sila. Hindi nila alam. Nako po, nag-teleport. Ay, nako. Simple pa, di ba? Ultimate. Makatakas. Wala nang TP. Let's be mabilis. Ako, habang may lupa, hinahabol ng clockwork. Binato siya rito. Alam naman nila kung saan mapupunta yan. The earth. Oh, papali pa rin. Maganda. Bigayan dito. Sayang ang pera ko. Pambili ng lobo. Sa pagkain sana. Nabusok pa ako. Sayang lang si Bimbo. Ay, nako. Iba yung ano eh, no? Parang bahay ko po eh. Kinansang ko na lang eh. Wala eh. Hindi nako, Beams. Just Bimbo things, mga kaibigan. Hindi naman maliwanag na si AJ yung ginagawa niya eh, no? Hindi niya alam. Mga 9K scrub yung mga galawan niya dito. 9K, baka 900 na nga lang. Kaya ni Leggy yung mga ginagawa ni... Naku po! Nag-static storm sa may tilos palabas yung kalaban! Diyos ko! Execration! Defeating themselves, mga kaibigan! What a play coming from Execration! They will lose 2! Kasalanan! Nakita mo yung static storm tapos tilos palabas? Semi-olats talaga to, man. Ay, naku, hindi lang oohab to. Ob-ob pa, mga kaibigan. Grabe. Bad beats. Telefantastic talaga yung nangyayari ngayon. Ito talaga ang definition ng ECS game. Oo, si Bimbo na naman. Wala yan. Sige, kwento mo kay support. May support, Bimbo. Okay, kwento mo sa pagong. At kwento mo dun sa nakat-boots of travel na Ember Spirit. Nag-farm para, ala, tapos na. Game is over, guys. Game is over. Wala talaga sila sa galaw dito. Okay, I have to say it's very hard. Wala, ano, di pa. Ito mo kay Ember. Ayun, no? Never tumulong. Never pag tumama si Searing Change yan, boy. Oh, kanina sa mid lane, sabi Searing Change yan, hindi rin niya rin tumatama. Hindi man lang nilampas sa hero yung skill niya. Dapat yata kuhin na pinala si Carl Santino, eh. Yung mga Dota 1. Pare, baka kalinig na tryout siya sa miniskin para may analasin. Ano ba yan? Hindi mo alam kung ano nakain ng Executor pero malabo sa hamog. Anong hindi nakain, pre? Tanong mo, mukhang mga gutom yung naglalaro. Baka wala nang... Oh, nag-blink in silence sa mukha. Raging potato things. Ano ba? Nakamahidas si Matatas. Yeah. Ay, na-silence! Naku, nag-grip pa dito si Matatas! Ay, hindi mo na siya nakapag-split, kuya. Di na natin hit. Two oh kills, my God. Mga kaibigan. Easiest game one of their life. Alam mo, pero feeling ko na next level psycho to. Snyko.